Isang alagang aso na nakasuot ng damit 200,000. Itinapon sa isang mabahong air battle arena. Hayaan itong Hamenin ang pinakamabangis na hari ng aso, ang dakilang demonyo. Hindi lumaban si Xiaobai mula pagkabata. Harapin ang isang mabangis na aso. Agad namang naging cute si Xiaobai. Ngunit ang mabangis na aso ay hindi alam ang kaibig-ibig. Ang pagbuka ng kanyang bibig ay natakot si Xiaobai na umatras. Kinagat ng aso ang palda 200,000 Vietnamese dongs. Natakot si Xiaobai. Nakapaghubad na rin sa wakas. Nagsiwalat din ito ng 300,000 kwintas na diamante sa kanyang leeg. Napansin din agad ng may-ari ng Sing Sing. Si Xiaobai ay talagang isang mayaman na aso. Lamang kung wala itong mapupuntahan. Biglang bumukas ang bakal na gate sa likod. Lumalabas na iniligtas ni German ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbubukas ng switch. Nababaliw ang mga asong pastol. Bagamat nakatakas ito, ngunit ang nagbebenta ng aso ay umibig sa kwintas. Habulin at huwag mong bibitawan. Tumatakbo si Xiaobai. Biglang nahulog ang isang pares ng sapatos na nagkakahalaga ng $50,000. Agad itong bumalik para kunin. Ngayon ay naabutan na siya ng dealer ng aso. Binuhat ito ni Germa at tumakbo palayo. Ngunit huwag tumakbo ng malayo. Nakaharang ang daan sa unahan, tumalon ang German Shepherd. Matagumpay na nakatakas sa dog trafficker. Ngunit hindi pa rin sumuko ang may-ari ng aso. Hinayaan niya ang hari ng aso at mahuli si Xiaobai. Hayaan itong subaybayan ang lukeria. Hinanap ng hari ng aso ang amoy para itaboy ito. Alam ng mga matalinong asong aleman ang kanilang mga trick. Direktang itulak ang puting ihi sa kanal. Takpan ang amoy nito ng mabahong tubig. Makatakas sa pagsubaybay ng hari ng aso. Xiaobai upang bayaran ang aleman na aso. Iimbitahan siya sa isang high-class na restaurant. Si Xiaobai ang nangungunang senior member dito. Ngunit nakita ng front desk na marumi ito. Tumawag kaagad ng security at magmaneho. Hindi nakita ng asong aleman si Xiaobai na lumabas. Tumitingin ito sa salamin. Ngunit nagkamali siyang kumuha ng chihuahua na kumakain bilang Xiaobai. Inakala ng asong aleman na nakalimutan na ni Xiaobai ang kanyang sarili nang matagpuan niya ang kanyang may-ari. Nabigo ito at nawala. Nang mataranta si Xiaobai, lumingon siya at hindi nakita ang asong aleman. Akala nito ay iniwan na. Lungkot at luha, walang mapupuntahan kundi ang mga lansangan. Gabi na para makahanap ng malaking curtain na sisilungan sa ulan. Ito ang nagpapalamig sa gabi. Madaling araw bukas, may lalaking naghulog ng donut dito. Kakainin na ito ng gutom na munting puti. Napapaligiran ng apat na asong gala sa plaza. Ang mga binti ni Xiaobai ay nanginginig sa takot, silang apat ay bully ng mga ligaw na aso dito. Ang lahat ng pagkain sa parisukat ay dapat nilang ipamahagi. Gutom na talaga si Xiaobai. Subukang takutin sila sa pamamagitan ng pagsigaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalikod at nagtakbuhan ang mga ligaw na aso. Hindi isang malakas na leprechaun. Ngunit lumitaw ang hari ng mga aso na sumunod dito. Akala ng maliit na puti na ito ay talagang tiyak na mapapahamak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang asong aleman sa tamang oras. Hawakan ng ihi sa bibig. Hinahabol ng haring aso sa likod. Ang asong aleman ay kailangang tumakbo sa museo kasama si Xiaobai upang maiwasan. Nakahiga silang hindi gumagalaw sa mga peking estatwa. Matagumpay na naloko ang mga security guard. Ang hari ng aso sa likod ay hindi gaanong pinalad. Sinasamantala ang proteksyon para pigilan ang hari ng aso. Ang asong aleman at si Xiaobai ay mabilis na umalis dito. Dinala nito si Xiaobai sa isang fountain. Agad na pumunta si Xiaobai sa tubig para maligo ng mabilis. Pagkatapos ay naakit ito ng isang sigaw, ngunit hindi alam ni Xiaobai. Ito ay panluloko ng matabang daga at butiki. Kanilang mga layunin ay isang diamante na kwintas na nagkakahalaga ng 200,000,000 sa leeg ni Xiaobai. Isa ka bang anghel? Patay na ba ako? Hindi at hindi ako anghel. Narito ang video ngayong araw. Kung sa tingin mo ay kawili-wili ito, tandaan na i-click ang like at sundan ang magandang pelikula.